Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul ng Creepy MacPanset at iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Magtatampok din po tayo dito ng mga kwentong katatakutan, katatawanan, pag-ibig, kwentong mapupulutan ng aral, inspirasyon, misteryo at mga iyakan. Muli po, Dear Sir Paul. I-click lang po ang link sa comment section at mapupunta na po kayo sa Dear Sir Paul. Maraming salamat po mga kapanset at sana magustuhan niyo po ang kwento sa araw na ito. Hello Sir Paul. Kamusta? Mag-iingat kayo lagi para palagi kami nakakapakinig ng mga magagandang kwentong aswang mula sa channel nyo. Last year pa po mula nang naging tagapakinig nyo po ako. Pinakalala kasi ng isang kaibigan ng channel nyo. At unti-unti, napamahal na po ako sa channel nyo. Kaya sa pagkakataon na ito, naisipan ko rin na ipadala ang karanasan ko. Pero bago yan, ipakikilala ko muna ang sarili ko. Ako pala si Arthur, tunay kong pangalan, taga Laguna. Noong panahon po na ito, may nakilala akong kaibigan na taga Batangas. Tawagin na lang po natin siyang James. Sa trabaho ko po siya nakilala at nang matapos ang kontrata namin sa pagiging construction worker, ang sabi niya, uuwi daw muna siya. Namimiss na raw kasi niya ang pangingisda. Pangingisda kasi ang pangunahing kinabubuhay nila. Lalo at nasa mukbang sila. Taga Batangas kasi ang aking kaibigan. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar. Ayoko masira ang lugar na yon. Lalo na't sa panahon ngayon, tourist spot na po yun ang ating bansa. Ang sabi ni James noon, sinubukan lang daw niya magtrabaho ng iba. Kaya nga siya naging construction worker. At noong mga panahon na yon, inalok naman ako ni James na magpunta doon. Sabi niya, subukan ko raw mangisda. Meron naman daw siyang sariling bahay doon. At dahil wala naman akong gagawin, nainganyo ako noon. Gusto kong subukan ng pangingisda. Marunong naman akong lumangoy. At doon naman sa pangingisda, andiyan naman si James para tulungan at turuan ako. Kinaumagahan noon, nagtungo na nga kami roon. Kumayag naman yung mga magulang ko para naman masubukan ko nga ang pangingisda. Nang makarating po kami doon sa lugar, nananghalian muna kami ni James bago ay nagpunta kami sa dagat. Habang nasa laot kami, patungo sa malalim na bahagi kung saan maraming isda. Hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng tubig dagat. Asul na asul yon, napakalinis. At yung mga bundok naman na makikita doon, berdeng-berde din. Marami ding malalaking bato sa gilid. Tinurungan ni James ang batong yon. Ang sabi niya, may alamat daw doon sa lugar nila na doon nga sa bato na iyon, may nilalang ni nagpapakita sa gabi. Nakikita raw ng ilang mangingisda sa malayuan. Meron daw kung ano gumagalaw doon. Ngunit kapag lumalapit naman daw sila, bigla yung nawawala at naglalaho. Kulay berde daw ang nilalang. Puno ng kaliskis ang katawan. Walang mga paa na parang sirena. Ang sabi nila, swerte daw yon dahil kapag nangyayari daw yon, marami daw silang nahuhuling isda. Sinabi ko nga kay James na gusto ko yung makita. Ang sabi naman niya, bihirang bihira daw mangyari yon. At kapag nangyari daw sa iyo yon, swerte kang tao. Maski nga raw siya gusto rin makita ang nilalang. Ngunit sa tagal niya ng mangingisda, ni minsan, hindi pa raw niya nakikita ang nilalang na iyon. Isang malaking timba na puno ng laman dagat ang nahuli namin noon. Inaral ko muna ang paligid at kung papaano mangisda si James para may ideya ako. Hapon na po nang makabalik kami ng Pampang. Sapat na ang nahuli naming isda para sa pagkain namin ng gabing yon. At hanggang kinabukasan, yung ibang nahuling isda naman, ibebenta raw sa bayan. At dahil mahilig naman ako magluto, ako na ang nagpresentang magluto ng mga nahuli naming isda.
Ang sarap nga ng mga luto, lalo na kapag alam mong sariwa. Matapos namin makakain, nang sa labas po ng bahay ni James, meron ako narinig namang usapan. Lumabas naman kami ni James. Base sa mga pag-uusap ng mga tao, marami din yung gustong makakita sa nilalang na iyon dahil galit yun doon sa baryong iyon. Ang sabi nga ni James, noong nakaraang 3 buwan, may nakakita daw doon sa may nilalang. Yun na ang kwento sa lugar mula pa ng pagdating namin. Nagpunta kami sa pangpanggikalayuan sa bahay. Maraming mga tao doon. Nakahilera ang mga bangka na gagamitin patungo sa kung saan nila nakita ang nilalang. Balak yata nilang puntahan noong gabi na yon, yung nilalang. Ang sabi pa nga ng isang mangingisda, "Hindi naman kaya siya matakot sa atin. Ang dami natin, oh." Ngunit, nagpatuloy lang ang mga tao. Nagkanya-kanya na silang sakay sa mga bangka. Sinabi ko nga kay James na gusto kong pumunta doon, kaya sumakay kami sa sarili niyang bangka, kasama ang kanyang magulang, pati 2 kapatid, kasi ang mga ito ay gusto rin makita ang nilalang. Makalipas ang ilang mga minuto, medyo nakakalayo na kami noon, nang doon nga sa may bato sa may dagat, may nakita kaming isang berdeng nilalang. Nakatampisaw pa ang buntot niya sa may tubig. "Mga kasama, yun ang nilalang!" Nang medyo nakalapit na kami, hindi pa rin umaalis ang nilalang. Ang sabi nga ng ama ni James, mukhang gusto na raw ng nilalang na magpakita sa amin ng malapitan. At nang medyo malapit na kami, hindi kami makapaniwala dahil hindi namin inaasahan ang itsura niya. Nakakatakot. May palikpik siya sa ulo na parang sa isda. Malaki rin ang kanyang tenga. Malalaki ang kaliskis niya na nangingintab talaga. Huminto kami ilang metro ang layo sa may nilalang na napag-alaman namin na isa palang siyokoy. "Huwag kayong matakot, kayong matakot, kayong matakot, kayong matakot, kayong matakot." Para pong nag-echo sa tenga namin at sa buong karagatan. Mas lalo kong kinilabutan nun dahil napakalakas ng boses niya. Lumapit ang isang mangingisda. Mukhang siya ang namumuno noon. "Kaibigan, may ihihingi sana kami ng tulong sa'yo. Isang pabor. Na baka kung pwede, damihan mo pa yung mga isdang mahuhuli namin para mas dumami ang kita namin. Sa panahon kasi ngayon, medyo karamihan sa amin ay naghihirap. Nagbabaksakali lang naman kami, kaibigan, kung pwede." "Kaibigan, kaibigan, kalikasan na ang nagbibigay nun sa inyo. Ako'y tagapag-alaga lamang ng mga lamang dagat. Maalinin nyo. Swertihin kayo, hindi ba? Kung kayo'y may hinihingi sa akin ng isang pabor, ako'y may hinihingi din sa inyo. Kung sakaling makahuli kayo ng mga maliliit na isda, eh baka pwedeng ibalik nyo muna ito sa ating karagatan. Dahil sa ganun ito'y lumaki at makapagparami pa. Sa totoo lang po, sa mga pagkakataon na yon, gulat na gulat ako at manghang-mangha. Hindi ako makapaniwalang merong ganun sa totoong buhay. Hindi naman nagpumilit pa ang matanda. Kung ano na lang daw ang kayang ibigay ng kalikasan, ay yun ang tatanggapin nila. Ang sabi pa nga ng siyokoy, pwede na raw kaming manghuli ng isda. Basta, lagi lang daw tatandaan yung kanyang pabor. Dagdag pa nga niya, ang panghuli daw ng isda ay swertihan din. Kung minsan marami, minsan kaunti. Depende rin daw yan sa pag-aalaga ng mga mangingisda. Kaya't kung gusto nila ng mas maraming huli, huwag manghuli ng mga batang isda. Naintindihan naman yun ng mga mangingisda. Tama nga naman, nakontento na lang sila sa kung anong meron sa kalikasan. Pagbalik namin sa Pangpang, nagpatawag ng pagpupulong ang pinuno na tawagin na lang po natin sa pangalang Mambong. Sa isang kubo malapit sa malaking puno ng nyog, doon isinagawa ang pagpupulong. Ang sabi ni Mambong,
huwag namin sasaktan ng nilalang dahil swerte siya. Sumang-ayon naman ang lahat. Sa mga panahon na iyon, may napansin akong isang grupo ng mangingisda. Mga nasa lima sila. Lahat sila inaksimangot at mukhang hindi sang-ayon sa sinabi ng pinuno. Hindi ko na nga lang pinansin yon. Lumipas naman po ang mga araw. Mabilis ako natuto sa pangingisda. Nagtataka nga lang kami dahil kakaunti lang ang nahuli naming isda noon. Sakto nga lang sa pang-ulam namin noon. Nagbibigay din kasi si James sa kanyang mga magulang dahil madalang na mangisda ang kanyang ama. Dahil minsan, sinusumpong ito ng dayuma. Doon ko nga napagtanto na mahirap ang mangisda. Hindi alam kung anong pwede mangyari habang nasa ilalim ka ng dagat. Kailangan lang mag-ingat at dapat marunong kang tumiming kung anong oras kadalasan maraming isda. Ang ginawa naman namin ni James, sinubukan namin mangisda ng gabi. Wala na nga noon ang siyokoy. At kahit nga nakiusap na ang siyokoy, marami ang hindi sumusunod sa hiling ng nilalang. Kumukuha pa rin sila ng maliliit na isda. Kulang na kulang kasi talaga. Pwede na rin kasing gawing ulam o di naman kaya pulutan yon. Si Mambunting kasi noon, wala noon para magbawal. May sakit daw. Tapos nagtatawanan pa sila. Ang sabi nga ng isang lalaki doon, na isang miyembro na grupo ng mangingisda na hindi sang-ayon sa pulong na iyon. Kapag ako ang naging pinuno, hahayaan ko kayong mangisda. Walang problema kahit kunin niyo pa yung mga maliliit na isda. Nagtatawa na naman silang lahat. Nang kami na ni James ang nangisda, ibinilik namin ang sobrang liit na isda sa lawa. Sumusunod kami sa gusto ni Mangbong at ng siyokoy na iyon. Nagtagal nga kami ng 3 oras doon. At sa awa naman po ng Diyos, nakapuno kami ng 1 timba. Masaya kaming umuwi. Ang sabi ni James, ganoon talagang ugali ng ibang tao doon. Basta kami, susunod kami sa tama. At sana, kung parusahan man yung mga gumagawa ng mali, ay huwag kaming madamay. Gabi na po kami nakauwi noon. Pagdating namin sa bahay, si James na ang nagluto. Ako naman, nagpahangin ako. Nagpunta ako ng pampang. Tinignan ko yung ilang mangingisda na magpupunta sa dagat. Naghahanda na nga ang iba noon. Narinig ko nga yung matabang matandang nagsalita. Yung naglilider-lideran. Tawagin na lang po natin siyang Willie. Siya po yung mayabang na mangingisda. Muli, nagre-reklamo na naman siya. Dahil konti lamang yung isdang nahuli nila, sinisisi pa nga niya yung siyokoy noon. Pesting siyokoy yan! Ano ba kasing silbi niya? Dapat binibigyan niya tayo ng maraming isda dahil tayo naman yung tao. Mga pagkain lang naman yung mga isda na yan. Ay nako! Willie naman, baka nagkataon lang na walang isda ngayon. Pagpasensyahan mo na, para namang hindi ka sanay sa pangingisda. Alam mo naman na swertihan lang din yan, panapanahon. Minsan marami, minsan kaunti. Hindi nakinig si Willie. Bumubulong lang ito habang pasakay ng bangka niya. Napansin ko nga na may ibinulong siya sa isa niyang kasama. Nagtawanan sila. Pakaramdam ko noon, may masama silang binabalak. Bumalik naman ako sa bahay at sinabi ko yun kay James. Saktong tapos na nga siya magluto noon, kaya tinulungan ko ng maganda ng hapunan. Nako, ganun talaga yun si Willie. Mayabang, kaya hindi na lang namin pinapansin. Baka kasi magkagulo lang eh. Pero kung tutuusin lang, matagal na akong punong-puno dyan kay Willie. Sigurado ako, nalalapit na yung araw na makakahanap din niya ng katapat. Ako naman noon, napahin ako na lang. Matapos kumain, natulog na rin kami dahil maaga pa kami bukas para manghuni ng isda. Ngunit, bandang 12 ng gabi, nagising ako. Minarinig kasi akong malakas sa boses sa labas. Maging si James nga rin, nagising din noon. Sumilip kami sa bintana. Hindi kami pwede magkamali. Si Willie yun. Narinig naman namin yung mga pinagsasabi niya. Ang yabang talaga ng siyokoy na yun. Sabihin ba naman na nagtatago na yung mga isda dahil sa ginagawa natin?
Ha! Sabihin niya, madamot lang siya. Kaya hindi talaga ako naniniwala na siya ang swerte. Siya ka mo ang malas sa karagatan. Kasi kung talagang kaibigan siya, dapat tinutulungan niya tayong mga mangingisda. Dapat binibigay niya tayo ng maraming isda. Sinasabi ko sa inyo, kapag ako napuno, malilintikan sa akin yung Shokoy na yan. Sinasabi ko na sa inyo. Galit na galit si Willie noon. Grabe naman pala yan, James. Ang sasama na ugali ang grupo ni Willie na yan. Nakakatakot sila. Daig pa nila yung mga kriminal. Naku, Arthur, wag mo na pansinin yan si Willie. Yan yung mga taong puro putak. Pero wala namang ambag sa lipunan. Yung sinasabi nilang mahirap sila. Tapos puro sisi sa gobyerno. Wala namang ginagawa para umasenso. Pabayaan mo na lang. Matulog ka na, Arthur. Kinabukasan, maaga kami nagpunta sa karagatan. 4 na oras na kami nang uhuli ng isda. Pero kalahati pa lang po yung timba namin noon. Nalungkot nga ako noon dahil wala kaming kikitain. Sapat lang yun para sa pang-ulam namin. Habang pauwi kami noon, kinausap ko naman si James. James, plano ko na kasing bumalik sa Laguna eh. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kailangan ko na makapag-ipon. Kailangan ko na rin makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Ganun ba, Arthur? Sasama na lang din ako. Kailangan ko rin kasi ng pera eh. Pero baka pwedeng tapusin na lang muna natin ang piyesta dito. Sa susunod na linggo na yun. Tapos tsaka tayo umalis. Ganun ba? Pwede naman. Sakto. May siguro ang piyesta sa inyo. Kinagabihan po, nagpasya kami ni James na magpunta ng Dawa. Gusto naming makita ang nilalang. Hindi nga namin inaasahan pero naroon siya sa pwesto niya sa may bato. Nakaupo. Sa mga pagkakataon nga na yon, may paa siya. James, tignan mo. May paa yung Shokoy. Ganun talaga, Arthur. Ang sabi kasi nila, kapag kabilugan ng buwan, nagkakaroon ng paa mga Shokoy. Ah, ganun ba? Lumapit kami sa nilalang. Nakakatakot man, pero nilakasan namin ang loob. Sa mga pagkakataon nga na yon, may kasama rin kaming ibang mangingisda. Nandoon din si Mang Bong. Kinausap naman ni Mang Bong yung Shokoy. Kaibigan, may gusto sana kaming itanong eh. Bakit kaya kaunti lang ang mga isdang nahuhuli namin? Kaibigan, nagtatago ang mga maliliit na isda. Alam nila ang oras ng pangingisda nyo. Maghintay lang kayo. Baka sa susunod na buwan, bumalik na rin ang dami ng isda ang nahuhuli ninyo. Maghintay lang kayo. Hindi namin alam na sinundan pala kami ni Willie. Nagulat na nga lang kami nang bigla siya nagsalita. Bakit sa susunod na buwan pa? Pwede naman bukas. O di kaya sa susunod na linggo. Hindi ko rin alam, kaibigan. Kagaya ng sabi ko, tagapangalaga lang ako ng mga lamang dagat. Hindi ako ang nagpaparami sa kanila. Hindi! Kasalanan mo to! Malas ka! Huwag mo sa akin isisi ang kamalasang nararanasan ninyo. Dahil kung minsan, ang mga masamang ginagawa ng mga tao sa kalikasan, lalong-lalo na ang pang-aabuso sa lamang dagat, ay bumabalik din sa inyo! Pagkasabi nun lang Shokoy, bigla itong tumalon sa dagat at mabilis pong nawala. Mura ng mura si Willie noon. Pinagsabihan lang siya ni Mang Bong na huwag na magsalita at manghuli na lamang. Ang mahalaga, may nahuhuli pa kaysa sa wala. Kundi, mas magugutom sila. Lumipas sa mga araw. Wala nagbago sa mga nangyayari. Hindi pa rin bumabalik sa dati ang dami ng isdang nahuhuli. Ang ilan, sinisisi na ang Shokoy sa mga nangyari. Bisperas na po ng pesta ng baryo noon. Naging abala ang mga residente sa pamimili sa bayan. Para nga sa pagsapit ng alas 12 ng gabi, marami rin ang nagpunta sa dagat. Nagbabakasakaling makahuli ng isda, pampulutan o panghanda. Nagpunta din kami.
Halos mawalan nga kami na pag-asa kasi kalahati lang po yung nahuli naming isda. Ang sabi pa ni Mang Bong, dapat maging masaya na lang daw kami dahil nga pista ng baryo. Maingi ang paligid sa tugtog ng plaza, pati ng mga tao na nasa paligid. Nagpunta kami ni James sa bayan para bumili ng mga rekado ng handa. Nagkalat ang mga banderitas. Napakasaya. Pagdating po ng bayan, namili ako ng karne. Umalis sandali si James para bumili ng gulay. Nang makabili, hinintay ko sa gilid ng palengke si James. Maya-maya naman, sa harapan ko, may dumaan na grupo ng kalalakyan. Rinig ko ang sinabi nila. Alam niyo ba, mamaya may plano kami ni Tio Willie. Tutugisin namin mamayang gabi ang Siyokoy. Baka magpakita eh. Marami kami mamaya. Ano, sama kayo? Nagpatay malisya lang ako noon. Kunwari wala ako naririnig. Kunwari abala lang ako sa pagtingin ng mga pinamili ko. Nang makalayo sila, nakita ko naman si James na naglalakad palapit sa akin. Pagkalapit niya, sinabi ko agad sa kanya ang narinig ko. Huy, huwag na tayo makigulo. Delikado yun. May punto naman yung kaibigan ko. Mahirap magsuplong sa otoridad. Baka kami pa yung mapasama. Naisip nga namin na baka plano lang iyon. At baka magbago din ang isip nila. Ganun naman kasi si Willie. Puro dada. Kulang sa gawa. Alas 11 ng gabi. Abala na po ang lahat. Sinabi nga ni James at atin niya yung mga narinig ko. Kaya yung mag-ama, kasama ako, nagdesisyon na magpunta ng lawa. Para lang ba makasiguro para mapigilan namin yung mga mangyayari. Ngunit bago pa man kami makaalis, doon po sa may pangpanga, may narinig po kaming sigawan. Agad kami nagpunta roon. Nagulat ako sa aking nakita. Si Willie kasi, hawak-hawak ang tenga ng nilalang. Yung Siyokoy, yung iba pa niyang kasama, may hawak na kaliskis at buntot. Ha! Mahinang Siyokoy! Wala na siya! Doon namin siya inilibing kung saan lagi siya tumatambay. Ha! Tama lang to! Para mawala na ang malas! Sa wakas mga kasama, marami na ulit ang islang makukuha natin sa karagatan! Magsaya tayong lahat! Wala na ang Siyokoy! Nakaramdam ako ng awa para sa nilalang. Agad niyang nalaman ni Mang Bong yun. Nagalit siya at pinagsabihan ng grupo ni Willie. Walang kasalanan ng nilalang. Bagkus, tinutulungan pa nga silang makahuli ng malalaking isda. Talagang yung isda na ang umiiwas sa kanila dahil sa hindi nila magandang ginagawa. Yun ay ang panguhuli nga ng maliliit na isda. At kung gustong bumalik sa dating dami ng isda ang nahuhuli, dapat ay marunong maghintay sa biyaya na ibibigay ng kalikasan o nang nasa itaas. Wala lang pakialam ang grupo ni Willie sa sinabi ni Mang Bong. Inuma lang sila, nagtatawanan. Basta para sa kanila, napatay na raw nila ang malas ng karagatan. Hati ang nagsaya sa baryo namin. Yung iba ay hindi nagawang magsaya. Yung iba naman, walang pakialam o di naman kaya pabor kay Willie. Ngunit isang linggo na po ang nakalipas, wala pa rin pong nagbago. Paunti ng paunti yung mga nahuhuling isda ng mga manging isda. Wala namang nagawa ang mga tao para ipakulong si Willie. Dahil hindi naman tao yung pinatay niya. Ngunit dahil sa ginawa ng grupo nila, pinangilagan po sila ng mga tao doon sa baryo nila James. Iniiwasan na sila, kinagagalitan na. At di nagtagal, nagsialisa na rin po yung grupo ni James doon sa lugar na iyon. Dahil halos lahat ng mga tao ay may mga galit na sa kanila. Kami naman po ni James, umalis na po sa lugar na iyon. Nagpunta kami ng Laguna at nag-apply sa factory. Hanggang sa mga panahon na ito, kaibigan ko pa rin po si James. Mga matatanda na po kami. At base po sa kanya, sa mga panahon daw na ito, muli na raw pong nanumbalik ang sigla ng karagatan sa kanilang lugar. Masagana na ang mga isda
at lahat ng mga tao doon ay natuto na pong respetuhin ang alamat ng Siokoy. Lagi niyo pong tatandaan, kung gusto po nating mahalin tayo ng kalikasan, ay dapat alam din po natin kung paano po sila pangalagaan at mahalin. Sana po may natuto kayong aral sa aking kwento. Marami pong salamat, Sir Paul. Sana po nagustuhan niyo ang kwentong ito.